saan ka ba kukuha ng kapital kung gusto mong magnegosyo? Sa video pong ito, sasagutin natin yung tanong na ito. Magandang araw mga ka-OFW. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Layunin po ng video ito na magbigay sa atin ng business, financial at entrepreneurial tips at mga travel tips and advice sa mga ka-OFW natin at sa kanilang pamilyang Pilipino. Kung nangangailangan tayo ng kapital at gusto na natin magnegosyo, kumpleto na yung business plan natin at kailangan na lang yung pera para mapatakbo yung negosyo, saan ba tayo kukuha? So kung sa tingin nyo ay kayo yung mga taong ito, panoorin po natin ang video ito. Number one, at pinakamadali kung kanino ka kukuha ng kapital. Sa mga magulang mo, sa mga kapamilya mo, at sa mga kaibigan mo. So makikita natin na madali na sinasabi natin na madali na magkaroon ng kapital galing sa kanila dahil kilala nila tayo. Alam nila na mapagkakatiwalaan tayo. At minsan, kahit alam nilang hindi tayo mapagkakatiwalaan dahil kadugo natin sila at mga kaibigan natin sila, alam nila na kailangan natin yung tulong nila. Kaya ibibigay nila yun sa atin. Pero ang lesson dito is, siyempre minsan basta pera, nagkakaroon ng problema yung mga magkakamag-anak, magkakadugo at saka magkakaibigan. Kung bibigyan nila tayo ng kapital, i-consider natin na utang ito. At hindi ito binigay nila sa atin dahil baka mamaya in the near future, meron silang paggagamitan nito. At lagi natin sinasabi sa lahat ng mga video natin, kung meron tayong utang, kailangan bayaran natin ito sa lalong madaling panahon. Pangalawa, pwede rin tayo manghiram ng mga kapital natin sa bangko. At po pwedeng itong dalawang paraan. Number one, po pwede tayong mag-loan directly sa bangko or pwede tayong mag-cash advance sa kanila na parang ibibigay nila sa atin yung loan tapos babawasan nila ng interest at kung ano-ano pang mga expense tapos ibibigay nila sa atin ng cash. Po pwede rin naman na gamitin natin yung credit card natin sa mga bangko para makapag-cash advance din tapos ma-avail natin yung loan na to. Ang pagkakaiba lang doon sa pamilya mo at saka sa bangko, syempre sa bangko alam mo kung magkano yung interest at alam mo na kung hindi ka makakabayad is magkakaroon ka ng mga penalty. So kailangan pagka nanghiram tayo sa bangko, considered na naman yun na utang. At kung considered yun na utang, lagi natin sinasabi na kailangan itong bayaran sa lalong madaling panahon. Pangatlo, yung mga government institutions na nagbibigay ng loan. Ang alam ko, ang Pag-IBIG, meron silang mga programs para sa pagbibigay ng loan doon sa mga member nila. Depende na lang kung sa number of contributions at saka yung ibang mga requirements. Kailangan alamin po natin ito kung mag-a-avail tayo. Personally po, wala pa akong experience sa pagkuha or paglo-loan sa government. So kung meron po tayong alam at kung meron po tayong mga tips sa para sa ating mga ka-OFW or doon po sa magsisimula sa negosyo, i-comment na lang po natin sa comment section below. Number four, syempre kung halimbawang wala tayong pang kapital at gusto na natin magsimula ng negosyo, po pwede tayong magkaroon ng business partners. Sa batas po pwedeng magkaroon ng capitalist at saka pwedeng industrial partner. Yung mga capitalist, sila yung magbibigay ng mga puhunan. Tapos yung mga industrial partners, sila yung magtatrabaho para doon sa pagninegosyo. Ang maganda po dito is pwede ka nang magnegosyo at pwede mo nang mag-umpisa kahit wala kang kapital dahil gagamitin mo yung kapital ng capitalist partner. Ang downside naman po dito is yung mga capitalist partner, magkakaroon sila ng share doon sa pinagpaguran mo. At dahil ginagamit mo yung kapital nila, may corresponding share po ito depende sa agreement yung dalawa. At sa panglima, syempre, kung gusto mo magkaroon ng negosyo, gamitin mo yung sarili mong ipon. Sa ngayon, kung matagal ka na sa ibang bansa at nakaipon ka na, nagtatabi ka buwan-buwan ng certain percentage para dito sa pagnenegosyo, ito na yung panahon para gamitin mo yung negosyo, yung pera mo para maging kapital ng negosyo mo. At kung marunong ka mag-budget at meron ka nang naitatabi, magugulat ka dahil meron ka nang pang-umpisa. Or kung nasa Pilipinas ito at pinapatago mo doon sa mga mahal mo sa buhay, lahat kayo mag-uumpisa na po pwede nyo nang gamitin yung kapital na nakuha doon sa pagtatrabaho mo para magsimula ng negosyo.
So yun lamang po. Sa ngayon, sana po ay nagustuhan nyo ang videong ito. At kung meron pa po tayong ibang mga suggestions kung saan po tayo po pwedeng kumuha ng kapital sa pag-uumpisa ng negosyo, at meron po tayong tips, questions, or experience na po pwede natin ibahagi sa ating mga ka-OFW, mangyari po lamang na mag-email sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin at mag-subscribe po tayo sa channel na ito. I-click po natin yung bell notification icon para po alam po natin kung meron na po tayong bagong video na na-upload na ginagawa naman po natin araw-araw. Muli, maraming pong salamat sa panonood at sana po ay may natutunan tayo sa pagninegosyo sa videong ito. Ako po si Tots, the Accidental OFW, at nag-iiwan po sa atin ng magandang buhay, mga ka-OFW.